Limang paraan para makalimot. Una, umiyak ka. Huwag kang pastrong. Huwag kang magpanggap na okay ka lang. Umiyak ka habang may lumalabas na luha. Baaring maging mahina ka sa paningin ng iba, pero ang pagluha ay hindi simbolo ng kahinaan. Ito ay katapangan dahil ito ay pagyakap sa sakit. So kung nasasaktan ka, ilabas mo lang hanggang sa maubos yung kirot. Pangalawa, lumaban ka ulit bago ka tuluyang sumuho. Minsan kaya hindi tayo makamove on kasi may regrets sa puso natin. So kung sakaling iwan ka niya, habulin mo siya. At least minsan sa buhay mo masasabi mo na kahit natalo ka, ang mahalaga, lumaban ka. Pangatlo, huwag kang magtanong, maghanap ka ng sagot. Sa akin, hanggat tinatanong natin yung sarili natin, hindi tayo matatapos. Anong kulang sa akin? Bakit kaya ako iniwan? Anong naging problema? We questions ourselves na parang sinisisi pa natin yung sarili natin. We're being too hard on ourselves. So imbes na tanungin mo ang sarili mo na, bakit kaya ako iniwang mag-isa? Bigyan mo na lang ng sagot ang sarili mo. Ah, hindi kami para sa isa't isa. With this, hindi mo na kailangan ng closure. Dahil tandaan mo, tayo ang nagbukas ng puso natin para sa iba. Kaya tayo rin ang may kakayahan para isarado ito. Number 4, balikan mo lahat sa huling pagkakataon. Minsan ang pag-alala ay parte ng paglimot. At ang pilit na pagkalimot ay hindi nakakatulong sa paglimot. Ang ibig kong sabihin, pinipilit nating wala na pero ang totoo meron pa pala. We just have to acknowledge it. Parte yan ang proseso. Kaya imbis na takbuhan mo, harapin mo, alalahanin mo lahat, balikan mo lahat. Hindi para parusahan ang sarili mo sa memories na yon, but to remind yourself the learnings na nakuha mo sa mga alalang ito. Kasi alam ko na kahit nasaktan ka, pinatibay ka niya. And lastly, number 5, tanggapin mo wala na. Hindi kasi lahat ng kwento may happy ending. Iba, ending lang. Pero ang mahalaga, yung may nabuo. May kwento, may karanasan, may aral, may natuto. Ikaw yun. May nag-grow. Ikaw yun. At may nagmahal. Ikaw yun. Hindi man madali lahat o pinagdaanan mo, kinaya mo at dun ka maging proud. Maging matatag ka sa paglisan niya dahil maaaring ginawa niya rin ang tama. Ang mali ay yung manatili sa'yo nang wala ng pagmamahal. Pinili niya ang sarili niya, kaya piliin mo rin yung sarili mo. Palayain mo siya para finally mahalaya ka. And special shoutout nga pala sa Graphics Cab Digital Print and Sign dito sa Barangay San Roque Norte, Cabanatuan City. And shoutout din po sa may-ari po na to ni Sir Giner Mar Calderon and Sir Patrick Villanueva. And syempre shoutout din sa aking para si Luis Bote, ang ating tattoo artist yon. And shoutout po sa inyo lahat. Ganito na lang. God bless. Bye-bye.